Bitoy? Bitoy! May patay! Diyan si Ate Fatima, anak. Oo nga! Nanakotsa, nanakotsa! Si Ate Fatima! Ano? Ano? Ano nangyari? Si Ate Fatima po! Fatima? Fatima! Fatima! Diyos ko, ano nangyari sa batang ito? Fatima! Fatima! Espiritu Santo, Espiritu Santo, Espiritu Santo, Espiritu Santo. Ano ba talaga sakit ng batang yan? Hindi ko nga maintindihan eh. May malakas na espiritu ang sumusukob sa kanyang katauhan. Ang hindi ko malaman ay hindi naman ito lumalaban. Ano ba talaga ibig mo sabihin? Maaring ginusto rin ni Fatima na magpasukob sa espiritu at ayaw niya itong paalisin. Espiritu Santo. Espiritu Santo. Lolo Tasio, ano ho kaya ang nararapat nating gawin sa kanya? Ang kailangan nating gawin, maghintay at magdasal. Espiritu Santo. Sige na, sige na, Louie. Baka mahalata lang tayong tatay eh. Sige na, haya mo na ako makauwi. Sinabi ko lang na iahatid ko sa iyo, Matamis. Ano ba kinakabang mo? Ipapakakasal na naman kita. Mabuti pa. Kunwari nila dumalo ka sa bahay mamaya. Sige na. Uy, ano? Atid kita. Bakit pa? Hindi na, hindi na. Sige na, sige na. Magmamadali ako. Sakit ka raw, sabi ng tatay mo. Fatima, hoy, sandali! Hoy, saling si Fatima, oh. Ano bang nangyari sa anak ng tebong yan? Ewan ko, ano nangyari sa batang yan? Paano siya ano bait? Sabi ni Apo Tasio, na engkanto daw. Mahaka-haka. Ano kakita raw namin? Ang batang yan. Ang hil? Hoy, Lulingeng! Mula kayo! Gabi na! Uwi na! Gabi na eh! Ate Ma! Uy, ano ba nangyari sa'yo ko? Sabi mo nga ako, ano ba? Ate Ma, uy! Uy, ano ba? Ate Ma, ano ba? Uy! Ano ba? Ano ba nangyari sa'yo? Ate Ma? Matagal din ho kayo nawala dito sa atin, no? Aling Rosa. Ilang taon nga ho ba kayo nagtrabaho sa Singapore? Hong Kong. Eto, pangingisda pa rin ho kinabubuhay. Madalas ko nga ho makasama sa laot ng asawa niyo eh. Matutuwa ko nalaman na nandito na kayo. Mabuti pa kayo, Aling Rosa. Mukhang asensado-asensado na kayo. Tsaka ang ganda-ganda niyo ngayon. Salamat.
Kung lumusog kayo sa bayan, ah. Hindi, o. Inayos lang mo namin yung birth certificate ni Mirna sa Santa Fe. Ikakasal na ho kami. Ina nga ho sana, Aling Rosa. Kung nandito pa ho kayo sana sa Agosto, imbitahin sana namin kayo maging ninang. Para at least meron tayong bisita imported. Magtatagal ba kayo dito? Hindi pa nga ako dapat umuwi eh. Nagpaalam lang ako sa amo ko dahil kay Fatima. Rosa! Rosa! Naku! Ikaw na ba yan, ha? Ako nga. Ikaw naman bata ka. Bakit ngayon ka lang umuwi? Kung hindi pa ako sumulat sa'yo, ha? Huwag niyo pakialaman niya. Ipabuhat na lang natin? Oo. Halika na, halika na. Oy, buhati ninyo ito! Halika kayo! Kumusta ka na, Teban? Eto. Kung anong amoy ko nung umalis ka, kung anong kulay ko, ganun pa rin. Walang pagbabago. Ikaw. Ikaw ang malaking pagbabago. Hindi maiiwasan na sa ibang bansa ako. Kailangan ko makibagay sa mga taong nandun. Hindi natitira pa ba sa asawa ko bago umalis? Nay! Nay! Anak! Anak, akala ko, ang sabi nila na kunsya eh, matagal ka raw na natulala. May sakit ka ba? Nay! Alam mo, hindi lang basta clock yan, nag-a-alarm yan. Kaya lang, hindi mo maiintindihan dahil Chinese. Pero hindi bale. Ipaliliwanag ko sa'yo kung anong sinasabi. Nay, para sa akin ba to? Ay, pasensya ka na, anak ha. Teban, oh. Oh. Teban. Ano ka ba? Isukat mo na to at kasya sa'yo to. Sige na. Hindi ako masyadong namili ng damit sa'yo. Kasi hindi ko naman sukat akalain na ganyan ka na pala kalaki. Eh, dalaga ka na, ha? Hindi. Puro mga laro ang binili ko sa'yo. Ito si Minnie Mouse. Girlfriend ni Mickey Mouse. Of course, kilala mo si Mickey Mouse, di ba? Yan ang girlfriend niya. Tapos puro mga staff toy. Ito ngayon ang usap sa Hong Kong. Yan, yan. Yung tatlong yan. Marami pa doon. Meron pa ako doon mga kinuha eh. Kasi na ba yung mga iba? Meron akong damit na kinuha sa'yo, pero hindi ko alam kung kakasya. Dahil... Nay? Aalis ka pa ba? Ano ka ba naman? Kararating ko lang eh. Pag-alis ko na agad ang pinag-uusapan natin. Sinabing gising na si Fatima. Oo nga pala. Mukhang ikaw lang ang hinintay nitong batang ito, ah. Fatima? Ano ba talaga nangyari sa'yo? Ha? Meron ka bang naalala sa mga nangyari sa'yo, anak? Nana Concha, huwag na muna siguro natin pag-usapan niya ngayon at hindi pa naman mabuti ang kalagayan nitong bata. Meron na rin akong pasalubong sa inyo, ha? Ha? Saan ko nga ba na ilagay? Nandito na kanina, eh. Siguro na ibalik ko sa kahon. May narinig kasi akong boses nung gabing bumabagyo. Boses? Boses ng anghel. Tinatawag niya ako.
Sorry, Rosie. Fatima, anak. Ang ganda-ganda ng boses niya na eh. Nandun siya. Nakatayo sa gitna ng langit at dagat. Ang lambing-lambing ng boses niya. Para siyang kumakanta. Napakasarap pakinggan. Tapos ang sabi niya sa akin, gusto raw akong makausap ng Diyos. Joseph? Fatima? Totoo ba ang sinasabi mo, ha, bata ka? Fatima. Fatima. Mabuti pa siguro kumain tayo. Meron ako dalang mga chocolates at saka cookies dito eh. Saan ko ba nailagay? Ito yung sa ina. Nanakot siya. Rosa. Hanggang ngayon, ninindigan ko pala yung ko ha. Sa mga sinasabi nitong bata nito. Alam mo ba? Nung makita namin yan, nakayakap sa krus na kahoy. Doon, sa tabing dagat. Alam niyang si Fatima, kahit anong maliit pa yan, kung ano-ano nang sinasabing nakikita niya, kaya siya nakakakita raw siya ng kapre, ng multo, ng duwende, ng aswang, ng kung ano-ano. Eh baka naman may nakikita nga siya na hindi naman natin nakikita. Eh isipin mo, bakit naman gagawa ng kwento ang batang yan? Kung hindi naman totoo ang mga sinasabi niya. Yan din ang... Hindi ko alam, pero natatandaan ko pa yan eh. Kahit na nung maliit na bata yan, kapag ka gusto niyang tumabi sa amin, ang sasabihin niya, meron daw multo sa kwarto niya. At kapag ka nakikita niya na nagagalit na ako at may nagawang kasalanan yan, magsasabi na yan na meron daw siyang mga kababalaghang mga nakikitang kung ano-ano. Eh, alam mo, Rosa, 4 na taong kang wala. Eh, ako na halos ang nag-alaga sa batang yan eh. At alam ko ha, hindi siya sinungaling. Eh, kaya nga, pinatigil ni Teban sa pag-aaral ng batang yan eh. Ano? Huminto sa pag-aaral ang anak ko? Eh, kasi nga, nahuli ni Teban na nagpapaligaw sa mga klase niya. Eh, sa halip na magsinungaling, eh, nagsabi ng totoo. Kaya hayon, pinatigil ni Teban sa pagpasok sa eskwelahan. Diyan po! Doon po! Luna, diyan po! Diyan ko po nakita yung ahas! Baka po baray po yan ang ahas! Wala. Naalala ko na yung kwento ng tatay ko nung araw. May lumitaw din na katulad nito sa likod bahay nila nung bata pa siya. Naglabasa ng maraming ahas, alupihan, alakdan at iba pang mga hayop sa ilalim ng lupa. At di naglaon, nagkaroon ng isang malakas na lindol dito sa bayan. Thank you.
Totoo ba, Kunsa? O baka gawa-gawa mo lang yan? Hoy, Belen. Hindi ganun kalalim ang isip ko para gumawa ako ng ganitong kwento. Aba, eh, baka nananaginip lang ang bata. Eh, ilang linggo rin naman siyang tulalaan. Maniwala kayo sa akin. Totoo! Narinig ko mismo kay Fatima eh. At pakiramdam ko, nagsasabi siya sa akin ng totoo. Diba ho yun yung nanang kapatid ng nanang Ocha? Eh, yan nga naisip ko eh. Alam niyo, bago mamatay yung kapatid ko, sinabi niya sa akin na matututad daw ang pangitain bago ako pumanaw. At ito nga, nasasaksihan ko lang nangyayari ang lahat. Magandang araw po, Padre. Magandang araw naman sa inyo lahat. Aba, tila seryoso ang pinag-uusapan ninyo. May pangitain pa akong naulinigan. Ano ba ang tungkol dito? Kasama ba ako dito? Ano ito? Ay, naku, Padre. Si Fatima daw. Kaya tulad na ilang linggo. Oh. Nakarinig daw ng boses na anghel. At nasinabi daw ng Diyos sa kanya, Padre. Sabi nga ito si Nana Concha, na pagpaito ang sugo na inalaan nila kanyang araw. Ang propeta at magiging daluyan ang mensahe ng Diyos at ng kanyang mga himala, pinasabi ng sino na nabenta. Yung shampoo at conditioner na binigay ko para sa'yo, gamitin mo araw-araw, ha? At maglo-lotion ka para hindi ka mangitim. Wow! Pagkagat ng dilema, sumunod ka nalang sa dalampasigan. Nag-iihaw ng konting lamandagat si na Luis. Kailangan pa ba yun? Ano ka ba naman? Natuntong ka lang sa ibang bansa eh. Ayaw mo na makihalubilo sa mga taga-baryo? Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Magpakitang tao ka man lang. Gusto ka lang naman makausap at makakwentuhan ng mga dati mong kapitbahay. Natakot ako, Nay. Ngayon ko lang uli kayo nakita pagkatapos ang napakahabang panahon. Iba na yung itsura nyo. Iba na yung kulay ng balat nyo. Yung ayos ng buhok nyo. Pati yung pananamit nyo, iba na. Baka dumating ang araw na hindi ko na kayo makilala. Ako, Nay, kilala niyo pa ba ako? Nay, alis ka pa ba? Kailangan eh. Kailangan kong bumalik. Bakit yun na ba yan? Galing Rosa na ako ito, magdaban. Oh. Sa akin na naman, gagagaling lang sa akin na. Hindi! Sa inyo talaga. Aling Rosa, inumin nyo na yan. Kailangan nyo yan para makondisyon kayo mamaya. Sa Aling Rosa nga, uminom ko pa. Kaya hinakapaluminis ka. Inom. Fatima? Fatima! Saan ka pupunta? Oy! Fatima! Rosa, tingin mo na anak mo. Fatima! Fatima! Saan ka pupunta? Okay, anak! Fatima! Fatima! Ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba nangyayari sa'yo, bata ka? Saan ka pupunta? Ha? Deban! Diyos ko, ano ba nangyayari sa'yo, bata ka? Tulungan niyo nga ako rito! Luis! Anak! Tumango ka dyan! Tumayo nga rin! Kakahiya ka rito, ah! Fatima. Tama na, Teba. Ako na. Diyan na nga kayo. Halika na, Tisha. Halika na, halika na. Darating ang buwan. Parating na. Ah!
ang tunay na Kristiyano ay hindi na naghihintay pa ng himala ng langit para lamang patunayan na siya'y naniniwala sa Diyos. Ang tunay na Kristiyano ay naniniwalang siya ay maliligtas dahil sa pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Siya na tunay na Kristiyano ay may personal na relasyon sa ating Panginoon. Mga kapatid, ito na ang sandali para maipakita natin. Hindi ko kasi narinig yung tumulong kalimang pangbala kaya pinagising. Itong sandali na naghanap na ang kaguluhan, kinakailangan tayo'y magmahanap, magbigayan, magtulungan, at higit sa lahat, manalangin tayo para sa ating kaligtasan. Fatima, naaalala mo pa ba kung ano nangyari sa'yo kanina? Nagpakita sa akin ng puon, Padre. Yakap niya ako. Minilutan niya ako ng liwanag niya. Usap niya ako. Anong ibig mo sabihin? Darating daw siya dito. Darating siya sa bayan natin. Darating ang puwan sa bayan natin! May tulong sa tukso, iadya mo kami sa lahat na masama, amen. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ni anak. Pinagpala naman ni anak ni Jesus, Santa Maria, yan ang Diyos. Kasalanan, yan kagawa ng matay, amen. Magpapahinga ho muna ako. Mukhang pagod na pagod ka na nga. Di bali darating naman mamaya si Sister Cecilia eh. Pahinga ka na. Napakaganda mo, Mirna. Tuwang-tuwa sa iyong puon. Kaya kailangan ingatan mo ngayong sarili. Huwag na huwag kang magpapadala sa tawag ng laman. Kailangan malinis na malinis kang haharap sa kanya bago kay kasal. Pinapangako ko, Fatima. Pinapangako ko.
mo, Fatima. Ang Nana Berta mo. Ang sabi niya, mapanaginipan niyang may isang propetang darating. At ikaw yun. Patawarin ako ng Diyos, Father. Makapagin ang may kapal. Ano ang bumabalisa sa'yo? Lahat ang nangyayari sa buhay ko. Litong-lito ako. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako, lalong-lalo na ang tungkol kay Fatima. Rosa. Father, kailangan ko magdesisyon. Hindi ako makapagpasya ng tama hanggang hindi ko nalalaman ang katotohanan tungkol kay Fatima. Isa kayong alagad ng simbahan. Kailangan makapagsasabi ng katotohanan. Kayo lang ang inaasahan kong magsasabi sa akin kung dapat ba akong maniwala o hindi. Rosa, sa mga nagaganap ngayon sa iyong anak, pagdasal natin na sana'y magliwanag ang kanyang pag-iisip at huwag siyang gamitin ng Diablo. Ngayon, sabihin mo sa akin, anong bumabalisa sa kalooban? Father, nagkasala ko sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Sandali lang. Ano? Bakit? Ano, meron ka ba ngayon? Wala. Ay, wala naman pala. Ano ba? Sandali lang. Nangako kasi ako kay Fatima na malinis akong haharap sa poon. Ano sinasabi mo? Ha? Uy! Bakit? Yan ba pinag-uusapan niyo ni Fatima? Ha? Bakit kasi hindi na lang natin intay hanggang makasal tayo? Anong intay yung makasal? Eh, dati na naman natin ginagawa ito, ah. Ah. Kausap ko nga pala si Jose nung isang araw. Sabi niya, seryoso daw siya na ipamahala sa akin yung babuya niya sa Santa Fe kapag nakasal na tayo. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Matutuwa niya si tatay. Di ba may bahay dun si Jose na walang nakatira? O tamang-tama, pwede na tayo dun.
Eh, sabi ko, pag-iisipan ko muna. Anong ibig mong sabihin? Eh, masaya naman kasi ako dito sa Calapan eh. Nandito yung mga kaibigan ko, yung mga kamag-anak ko. Isa pa, parang ang hirap magpanibagong buhay sa ibang lugar eh. Pero Luis, ito na ang pagkakataon natin makapagbagong buhay. Isa pa, wala namang ibang pamilya si Jose, di ba? Ano? Luis, ito na ang pagkakataon natin. Hindi mo na kailangan mangisda. Paano ka nakatitiyak na sa Diyos nga galing ang lahat ng ito? Kung hindi ito galing sa Diyos, kanino? Sa demonyo? At bakit naman magpapanggap ang demonyo na isang Diyos para lang kausapin ako, Padre? Hindi ko sinasabing sa demonyo galing ang lahat ng ito. Pero gusto kong malaman mo na ang demonyo ay magagawa ang lahat ng kanya magagawa para lamang makapaghasik ng lagim, ng takot, ng puot. Sinasabi niyo bang sugo ako ng demonyo? Fatima, hindi ako nagpunta rito para husgahan ka. Padre, ang simbahan ang nagturo sa akin na maniwala sa isang Diyos na hindi ko nakikita, sa mga anghel at sa mga santo, sa isang langit na naghihintay sa akin sa kabilang buhay. Pero kahit kailan, hindi ako nagtanong. Fatima, ang utak ng tao ay komplikado. Kung minsan may mga nangyayari, nagawa-gawa ng sarili natin pag-iisip at imahinasyon. Totoo man o imahinasyon lang, Padre, nasa puso ko pa rin ang aking Diyos. Ipagpaumanhin ninyo, kailangan ko ng sumamba. May babalik ko nga lang ang lahat eh. Hindi ko sana pinakasalan niya si Rosa. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Pinakasalan ko ang babaeng yon. Hindi ko anak ang batang daladala niya sa sinapupunan niya. Dahil lang akala ko, matututunan din niya akong mahalin. Pero ano ginawa niya? Iniwanan ako! Dahil hindi na niya kayang tanggapin ang klase ng buhay na kayang ibigay sa kanya. Yun lang! Luis. Thank you.
Sarili mong pamamahay, hindi ka matahimik! Teban! Kayo! Kayong lahat! Pare-pareho kayong mga utu-uto! Alam niyo ba yun? Teban, tama na! Nakikinig kayo sa babaeng to! Wala namang Diyos sa mundong ibabaw na to! Wala! Teban, ano ba? Teban, ano ba nakikiusap? Ina ka ba? Binigay ko ang lahat-lahat sa'yo! Ginawa ko para lang sa'yo! Pero anong ginawa mo? Mukha mo akong taka sa harap ng buong baryo! Kailangan mo pang mag-ibang bansa para lang mabuhay tayo? May buong akong taligaw na pag ginakaunap yun na! Kaya ito! Kumabas ka rito! Tama, tama na ko yan! Pakipong nito mo! Patawin mo sinasabi ko eh! Magsalita ka ngayon! Aminin mo sa buong taryo! Rosa, halika na sa bahay. Doon ka na matulog. O kasi makakalimutan ang iyong nangyari. Halika na! Eh. Ah, sila ako na nga. Wasted kiss of wagon. Eh? Pasensya ka na. Hindi ko alam na magkakaganito eh. Kung alam ko lang sana, hindi ko na pinam ng marami si Mang Teban. Bakit parang lumalayo ka na sa akin, Luis? Bakit mo naman sabi yun? Pag tumitingin ka sa akin, parang ibang tao na yung nakikita mo. Hindi naman. Kaya lang ano eh. Iba na kasi yung sitwasyon ngayon eh. Marami ng tao nakapaligid sa'yo. Parang hindi na ikaw yung dating Fatima na kasama ko mamingwit. Yung Fatima na masaya, maraming kwento. Para ko nakababat ng kapatid. Kapatid? Oo naman. Hindi naman ibaturin ko sa'yo eh. Alam mo naman yun, di ba, na parang... Mahal kita, Luis. Hindi bilang isang ikaw ang napili ng buwan para sa akin. Pati ma, alam mo, bata ka pa eh. Tsaka, kakasal na ako, di ba? Kami ni Mir na. Kasi nalis na kami sa tabi. Alis ka rin. Sige. Thank you.
Magsisi kayong lahat. At tayo makasalanan. At tayo marunumi. Lahat tayo parurusahan ng Diyos. Lahat tayo parurusahan ng Diyos. Lahat tayo parurusahan ng Diyos. Sa bahay. Baka hinahanap na ako ni Fatima eh. Sigurado nagkakagulo na yung mga tao doon dahil dun sa nangyaring lindol kanina eh. Babalik na ako. Ako eh, nakaanda na yung higaan mo sa bahay ah. Baka kung bumalik ka sa bahay, magising si Devan, makita ka na naman. Mag-iskandalo pa yun. Eh, alam mo naman yun kapag nalalasing. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Babalik na ako sa Hong Kong. Rosa, bakit naman kailangan ngayon ka pa umalis? Kailangan ka ng anak mo. Kailangan niyang isang ina sa gawain niya dito. Lalo na ngayon. Natupad yung hula niyang lilindol. E di lalong dadami ang taong maniniwala sa kanya. At kung pera naman ang kailangan mo, eh hindi naman kayo maghihirap eh. Maraming taong tutulong sa inyo. At saka, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Kung totoo ang sinasabi niya, nasa mabuti siyang kamay dahil nasa Diyos siya. Sa tono ng pananalita mo eh, para bang wala na ang puso mo dito sa baryong ito. Bata pa lang ako. Gusto ko nang lumayo rito. Gusto ko nang lumayo sa dagat na yan. Gusto ko nang lumayo sa mga amoy ng isda. May nagsasabi sa akin na hindi ako nakatakdang mabuhay dito. Kaya nga nung may dayuhang dumating, nagpabuntis ako dahil ang akala ko, isasama niya ako. Akala ko ilalayo niya ako rito at magbabago kami ng buhay. Hindi rin pala. Rosa,
Hindi mo matatakasan ang buhay. Kahit saan lugar ka magpunta, mayroong pamilya kang naghihintay sa'yo dito. Para rito ang ugat mo eh. Hindi ba? Buo ng pasya ko. Mauna na kayo sa bahay. Hindi na muna ako doon matutulog ngayong gabi. Bukas na lang. Bakit ngayon lang kayo? Ito kasi si Aling Rosa ngayon lang nagising. Si Mang Teban ho. Sa loob. Pasok na muna ako sa loob. Hala, maupo kayo dito. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa kala ng sila. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa amin mga sana para ng pagpapatawad namin sa nagkakasana sa amin. Huwag niyo po kami ipahintulot sa tukso at bigyan niyo po kami sa lahat ng sana. May bago na akong pamilya sa Hong Kong. May lalaki nagmahal sa akin ng tapat. Hindi nagtagal. Napamahal na rin ako sa kanya. Hindi na ako nakauwi dahil nagbuntis ako. Umuwi lang ako ngayon para sa'yo. Mahal na mahal kita, Fatima, pero wala akong magagawa. Kailangan kong umalis. Dadalhan kita ng pera. Pagdating ng tamang panahon, kukunin kita. Huwag kang mag-alala. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Kailangan kong umalis. Buo ng pasya ko, Father.
Ayaw ko sanang pakialaman ang desisyon mo, Rosan. Pero alam kong ngayong kahigit na kailangan ni Fatima. Iiwan mo ba siyang muli? Alam kong nahihirapan pa siyang tanggapin ang lahat ng mga nangyari sa akin. At alam kong kailangan pa ng konting panahon para kunin ko siya. Gusto ko na siyang ihabilin sa inyo, Father, dahil alam ko na kayo lang ang makakatulong sa kanya. Huwag sa akin, Rosa. Sa Panginoon, sa kanya mo siya ihabilin. Dahil siya lang ang nakababatid kung anong nasa sa isip at nasa puso ni Fatima. Kayo ba, Father? Naniniwala ba kayo sa mga nangyayari sa kanya? Mabuhay. Yan ang nababagay sa'yo. Hindi uod at lupa ang naghihintay sa'yo sa kamatayan. Hindi apoy ang impyerno! Thank you.
Kung alin sa dalawang mukha ng katotohanan ang ginawang kanlunga ng anak ko, ay hindi na mahalaga. Lahat tayo ay gumagawa ng sarili nating mukha kung alin ang totoo para iligtas ang sarili natin sa sakit, sa pait ng buhay. Aalis ako sa baryong ito, pero baon ko ang mga katanungang bumabalot sa lahat ng naganap. At baon ko ang tinig ng sarili kong kaluluwang naghahanap ng katotohanan, ng kapatawaran. Kailangan nating magdasal sa bawat sandali. Sa bawat paglubog at pagsikat ng araw. Isa puso natin ang pagdarasal sa ating mga buhay. Katulad kayo ng lahat ng taong minahal ko pagkatapos iiwan lang ako. Wala kayong mahal kundi ang sarili niyo. Ginawa ko ang lahat. Ginamit ko pati ang pangalan ng Diyos. Niloko ko ang lahat ng tao sa bahay nito. Para hindi na ako galawan ni Itay. Para bumalik ko kayo rin. Rosa. Talaga bang tutuloy ka sa pag-alis mo? Ngayon pang wala na ang anak ko, wala na si Fatima, wala na rin akong dapat na balikan pa dito.